Brothers on the wheels, welcome back sa ating Sork Moto test ride review. Today's episode, mga brothers, susubukan natin ito ulit itong FKM Victorino Scrambler dito sa off-road sa Zambales. Gamit itong Power Tire Dual Sports. Pero bago tayo magpatuloy, mga brad, kung nais nyo pong suporta ng ating YouTube channel, huwag nyo pong skip ang ads. Kung dito naman po kayo sa Facebook nanonood, mga brad, i-share nyo naman po ang ating episode para sa konting suporta. So mga brothers, let's go sa go! Get ready, drop the beat! Alright mga brothers, for the second time around, papatakbuhin natin ang FKM Victorino Scrambler natin dito sa off-road dito sa Angeles o Barangay Angeles, Zambales, no? Pero this time, gamit na natin yung Power Tire. So, take note lang mga brothers, hindi po ako professional off-road rider o enduro rider. Ako lang po, nakakapag off-road lang pag dumadaan ako sa mga bayan ng Bulacan. Yan, kasi dyan malulubak dyan. And also pag dito, and also pag nagre-review rin ng mga motor na pang off-road o adventure e-scooter. So tara mga brad, subukan na natin to. Fired up na natin na masubukan na to si Power Tire sa isang off-road na takbuhan. Alright. Actually, itong gulong na ito mga brother, gamit ko na siya for almost a week, pero sa concrete road. Hindi ko pa siya talaga nasusubukan dito sa ganitong kalsada o off-road, no? Uneven road mga brad. So first time pa lang natin ngayon, no? At the same time, sa mga hindi nakapanood kung paano mag-perform ang Victorino sa ganitong klaseng daan, ayan, magkakaroon kayo ng idea. Siyempre, scrambler bike ito, so angkop na angkop siya sa mga ganitong takbuhan mga brother, no? Segunda natin. And advice ko pala, pag tumatakbo kayo dito gamit ang motor na ito, magsegunda lang kayo para hindi ganun kalakas yung kanyang power, kasi malakas si Victorino sa primera. Magugulat kayo, pwede kayong sumemplang. Alright, so gusto ko munang i-share sa inyo yung suspension ng Victorino pag tumatakbo na sa ganitong klaseng kalsada mga brothers, no? Maganda yung performance ng suspension niya. Ako kasi hindi naman ako masayang sa suspension dahil siyempre magang lang kasi ako, 53 kg, and eto naman, swabe naman siya sa akin pagka tumatakbo na dito. Wala naman akong say, no? At isa pa, ang suspension niya kasi is centered monoshock, at the same time naka-telescopic fork naman tayo. Maganda naman yung laro, maganda naman yung pagkaka-bounce niya. Hindi naman sobrang tagtag, pero tamang-tama lang, alright? So balik tayo, ikot na naman tayo para magkaroon kayo na idea kung paano mag-perform ito. Okay, yung gulong. First of all, yung gulong gustong-gusto ko mag-perform sa ganito na, no? Hindi naman siya madulas, tama lang naman. Tapos isa pa, mas naging macho siya tignan mga brother, no? Yun naman yung gusto ko sa kanya. Tapos subukan natin mag-brake. Oo, ganda, di ba? Makapit pa rin. Okay pa rin. Harapang gulong, harapang preno pa lang yung ginagamit ko. Hindi pa ako nagdadalawang ano, ha? Pero pabalik, subukan natin magmabilis ng konti, no? Ayan, alright. Tapos tayo tayo sa motor. Okay? Ibigay natin sa nakatayo. Kasi mas maganda kasi pag nakatayo ka, para kahit nalulubak, hindi masyadong na-absorb ng katawan mo o yung buto mo. Katulad ko, may problema na ako sa buto. Hindi ko pwede, ako pwede malubak masyado ng malala sa motor pag nakaupo. So kailangan tumayo tayo. Yeah! Sarap ah! Tsaka mas feel ko yung suspension niya. Ang ganda, parang bumubuyan lang, no? Pero syempre iwasan pa rin natin yung mga mababato rito mga brad. Woo! Ganda ng performance ng gulong. Tsaka napansin ko dito, ang ganda ng treads niya, parang para sa akin nakapal, no? Tapos pagka nasa concrete road, tumutunog siya, humuhuni siya. Yun yung napansin ko rito sa gulong ng Power Tire. Pero ganda ng performance niya, makapit ha. Oh, ayun. Stable. Oh, tama-tama, oh. Pag sa mga ganito scenario, tapos prono. Oh, hindi nag-i-skid. Binaon natin.
So isa pa, nabitin ako. Ikot pa tayo. Shoutout sa ating cameraman, ang aking anak, si Life, syempre. Kung magaling lang ako mag-offroad, talagang i-slide ko pa to. Kaso hindi. Okay, isa pa, isa pa, isa pa. Ah, segunda. Tapos mabilis na tayo. Siguro mga 20. Dito naman tayo sa kabila. Lane, o yan o. O, diba? Suabe. Oo, toto, mabato. Katatayo lang kayo. Pagka nag-offload kayo, tapos makikita nyo, puro bato na. Tayo na kayo. Para makapag-balance kayo at ma-handle nyo yung motorsiklo. Yan, napansin ko. Tsaka pag nanonood ako sa mga nag-offload, nakatayo talaga sila. Para mas in control kayo sa motor. Alright, oh. Ang ganda ng performance ng gulong. Gustong ko itong power tire. Kaya pala mabenta ito sa market, lalo na sa mundo ng mga classic rider. Ito yung mabenta, power tire. Werpa kung tawagin nila. Woohoo! Ito na, oh. Oh, hindi naman madulas. Pagka pinipreno ko, okay naman. Ito, malupa na talaga to. Parang ano na to ng dagat. Parang buwangin na siya ng dagat, mga brother. Lumulubog na talaga. Pero okay naman, makapit pa rin naman. Hindi naman na dumudulas ang gulong ko dito. So sa mga pala, sa mga gustong magpalit ng gulong, sa mga owner ng Victorino dyan, gusto nyo pong isagad yung unahan. Kasi ako nalilitan ako. Pwede nyo po siyang isagad ng 110 by 90. Alright, so itataas nyo lang po yung fender. Yun lang po. So isa pa, segunda natin ulit. Kasi pag naka-primera, nakakagulat yung power ng Victorino. O yun o. Ayos o, mag-ang siya o. Tsaka suspension ito, gustong gusto ko talaga maglaro pagka ganito. Buko siya na-enjoy. Lalo na sa Bulacan. May mga parte doon, tumatayo-tayo lang ako pag may mga lubak off-road na kayang-kaya ng motor na to. Ito maganda pag naka-scrambler ka. Tsaka naka-rim kasi ito, mga brad, naka-spoke wheel ito. So wala kayong problemahin sa mga ganito. Oh, diba? Wah! Masarap pala mag-off-road. Yun lang, nakakapagod. Kailangan dito may workout ka. Buti na lang, meron tayo. Ah! Ang ganda lang ng panahon. Alright! Natin tapos preno. Oop, may slide konti sa likod pero okay lang, huminto na siya ng napakalupet. Alright, at natapos na po tayo sa ating test ride review para po dito sa Victorino 250 Scrambler ng FKM. At syempre pa, hindi tayo binigo ng gamit nating gulong. Yan nga ang Power Tar Dual Sports. So mga brothers, kung nagustuhan nyo po ang ating test ride review, mag-comment po kayo ng yes. At kung interested po kayo at gusto nyo nga umorder online nitong Power Tar Dual Sports, nandyan na po ang link sa description ng video. Diretso na po yan sa Lazada. So once again mga brothers, I'm Ark of Sork Moto. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating episode. Ride safe and cheers!